I've been living in my own head, constantly thoughts jumbled round. Think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win. I'll take a stab, I wanna chase a bag. I want a way I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I got a taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. Yo, shout out sa inyo lahat. Siyempre, salamat sa Diyos at may isa na naman tayong pagkakataon para makagawa ulit ng ganitong klaseng mga tutorials. So, ang gagawin natin ay canva.com, yan. At dahil ang gagawin natin ay hindi yung logo, so sa logo tayo pupunta. So, ito, dito. Click mo lang to kung wala si logo. Dahil dito nakahilera yun sila kung ano yung mga gusto mong gawin. Yan, may Facebook post. Mayroong Instagram post, may YouTube thumbnail, may poster. So, wala si logo. I-click mo lang to. Ito. Yan, para umisod. So, ito na si logo. I-click mo si logo. Okay? Tapos, pagdating dito, gusto ko lang sabihin sa inyo, no? Itong ginagamit ko na Canva ay free, no? So, may mga limitations kapag free yung ginagamit mo. Kagaya ang gagawin natin ngayon ay neon design na logo. Gusto ko lang ipakita sa inyo dito sa elements. Mas madali kasi kapag ka ikaw ay pro yung gagamitin mo. Kagaya nito kasi dinesting ko na kanina. Nag-search ako ng neon circle. So yan, may mga crown. Kita mo yan, may mga crown siya dyan. Ibig sabihin yan, magbabayad na tayo. Yan. Sa mga nagbabayad dyan. Ano? Pero dahil wala tayong pambayad, no, gumawa tayo ng paraan para makagawa din tayo ng mga neon logo na kagaya nito, no? So nakaisip na ako ng paraan kung paano at gagawin natin 'yan ngayon. Samahan niyo na ako, let's go. So ayan, punta ka ngayon muna dito sa uploads. Ayan, nakapag-ready na ako ng mga gagamitin natin. So ayan, may neon circle na dito at ayan, meron na ako ditong photo, bali dalawa yan. Tapos ito yung isa, yung na-remove ko na yung background already. So dito, i-drag mo lang to dito. Ayan. Tapos right click and then set image as background. Ah, hindi magandang balance niya. Kita nyo, wala siya sa gitna. So right click ulit, detach image from background. Ayan. Tapos ikaw na ang bahalang maglagay sa gitna. Ayan. Ikaw na ang magsentro. So, ayan. Nakasentro na. Okay? Tapos, punta ka naman ulit kay Elements. Yan. Pagpunta mo kay Elements, click mo siya. Hanapin mo naman yung frame. So, ito. Nandito na sa ilalim. Pero, ay, sa ibabaw. Pero, kung minsan, wala pa yan kapag hindi mo pa nagagamit. So, itatype mo frame. Yan. So, lalabas dito yung iba't ibang shape ng frame, no? Ayun, may triangle dito, may circle, may oblong, at may madami pang iba. So, dahil circle yung gagawin natin, circle din tong kunin mo. Yan. Tapos, hilahin mo lang siya. Halos ipantay mo lang yung palalabasin mo lang talaga yung neon. So, konti pa. Oops, napasobra naman. Yan. So, ayan. So, ayan. Kung mapapansin nyo, fit na siya. Nandun na siya sa loob. Back ka na ulit ngayon dito kay Uploads. Punta ka na ulit kay Uploads. Kuhanin mo na yung isang photo natin. Ang gagamitin kong photo dito ay ito. Ayan. Idadrag mo lang siya dito sa loob. At papasok siya automatically dyan sa loob. Pagkatapos mong i-drag yan, gusto mong palitawin ng konti yung sa ulo niya, i-double click mo lang, yan. Tapos makikita mo dyan, may kakarap mo, palakihin mo ng konti. Okay? Tapos, igawan mo ng paraan, may sentro kung saan mo gusto, yan, mga ganan. Palalabasin mo lang ng konti yung buhok or yung ulo. Yan, ganan. Okay? Tapos, kukunin mo na tong isang picture niya na yung wala ng background, no? Yung naka-remove na yung background. So, kung hindi nyo pa alam kung paano mag-remove ng background, meron din tayong ginawang video tungkol dyan. Saglit lang, 5 seconds lang, matatanggal nyo na.
O yan, kasi hahaba yung video natin kapag ituturo ko pa dito. Ayan, dito lalabas yan in 3, 2, 1, boom. Ayun, click nyo lang yan. O kaya kung hindi nyo pa rin makita, ilalagay ko na lang sa description yung link. Tapos doon nyo panoodin. Okay? So ito pa isa pang technique, no? Kapag ito, natapos mo na yan ng ganan, tapos kukunin mo tong walang background. Pag ipinatong mo yan dito, papasok ulit yan doon sa loob. Yan, kagaya niyan, no? Mapapalitan niya. So, back mo muna, back. So, ito yung back. Kung mayroon kang gustong undo, ito. Ibig sabihin, undo, ibabalik mo yung step na nagawa mo, okay? Click mo lang yan. Ayan. So, para hindi magkaganon, para hindi siya pumasok sa loob, i-click mo lang to, ito. Tapos, dito makikita mo may padlock. I-click mo yung padlock. Para hindi na siya magalaw, okay? So, hindi nagagalaw to kahit anong gawin mo. Nakalak na yan siya. Saka mo ngayon kukunin tong yan. Saka mo ipapatong. Yan. Pag nakapatong na, syempre, ipapantay mo. Ipapantay mo lang siya. Yan. Tatapat mo. Okay? Tapos, pag natapat mo, kuhanin mo lang to, i-crop mo lang. Yan. Ang kukunin lang natin yung panglagpas. Ayan, kahit hanggang dito sa mata, ayan, pwede yan. Ayan, so hindi siya pantay, baba mo pa ng konti. Ayan. Konti pa. Ito lang pinakang masailan dito, yung gagawin mong to. Kasi hindi mo makita kung pwede mo buwasan tong opacity para mas madali mong gawin. Yan. Yan. Perfect na siya. So, wala na siyang lagpas, no? So, ganyan. Tirahin natin ito ko pa si Dian. Makikita mo. Okay? So, okay na siya. So, yan. Ganyan ang paggawa natin ng neon. Okay? So, kung lalagyan mo pa ng text, mas maganda. Or, kung ayaw mo na, mas depende sa design na gusto mo. Okay? So, ganyan lang gumawa ng neon logo. At hanggang sa muli, salamat sa Diyos. Bye-bye!